Let's open our Bible in the book of Psalms, chapter 42. Ang mga nanay, gayon din, malapit na rin ang inyong gawain. Ano po? Marahil may pag-uusap kayo sa araw. 42, verse 1 and verse 2. Let us read. Praise God. Kung paano humihingal ang isa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Amen. Ngayon din humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabit sa iyo, O Diyos. Praise the Lord. Sa English, ganito ang nakasaad, mga kapatid. As the heart panted after the water broke, so panted my soul after thee, O God. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? This morning, nais kong mag-aral sa inyo ng isang aralin. Pamamagatan po natin itong desire to worship. Please be seated. God bless you. Hallelujah. Desire to worship. Before Solomon built the temple, the house of the Lord, ang bahay ng Panginoon, the time ay tila baga nandun lamang sa Iran. The house or to house the Ark of the Covenant where the people would come to worship God, the Ark of the Covenant was housed in a tabernacle sa isang tolda lamang. We know, alam natin kapag sinabing Ark of the Covenant sa Old Testament, mga kapatid, dito nananahan ang presensya ng Panginoon. Praise God. That time, nang wala pa ang templo, ang arko ng Diyos ay nasa tolda lamang at ito'y nasa disyerto. At dahil ito'y portable, the tabernacle was transported from place to place. Kapag dumalaw, mga kapatid, yung malaking ulap na nakatapon, mga kapatid, sa bayang Israel, kapag ang ulap na yun ay nag-move, meaning kinakailangan din mag-impake ng Israel, at ilipat nila ang tabernacle sa lugar na pipiliin ng Panginoon. Throughout Israel's wilderness wandering and erected to house the Ark of the Covenant, wherever the tabernacle erected, kung saan itinayo ang tabernakulo, then the children of Israel assemble at the appointed time for public worship. Ito yung reason kung bakit sinabi ng Diyos kay Paraon na palayain mo ang aking bayan sapagkat sila'y sasamba sa akin sa ilang. Maraming salot ang ginawa ng Diyos sa Ehipto upang mapangyari itong kalooban ng Diyos na ang kanyang bayan ay sumamba, mga kapatid, sa Diyos sa ilang. Isang araw nang ang Israel ay nakarating na sa Kanaan at natapos na ang paghari, mga kapatid, ni King Saul, at ang king that time ay si King David na. Nang si Haring David, praise God, ay namimintana, kanyang natanaw ang tabernakulo, ang kinalalagyan nito nasa ilang lang, at doon, mga kapatid, naroon ang Ark of the Covenant. Ang sabi ni King David nung siya'y namimintana at natanaw yung tabernakulo ng Diyos, wika niya sa kanyang sarili, hindi maaari ito. Ako na hari ay nasa magandang palasyo. Maganda yung aking kinalalagyan. Samantalang ang arko ng Diyos, ang Ark of the Covenant, ay nasa isang tolda lamang. Tila ata hindi maganda itong tingnan. Kaya nga, itong si David ay nagkaroon ng pagnanasa sa kanyang puso. Wika niya, ipagtatayo ko ang Panginoon ng isang lugar kung saan ay mananahan
ang kanyang presensya. Nagkaroon siya ng malalim na desire o pagnanasa na ipagtayo ang Diyos ng templo o ng isang bahay na pwede niyang panahanan. Ikalawang Kronika, Kapitulo 17, Versikulo 1, ito ang sabi ng Bible. Praise God! At nangyari nang si David ay tumahan sa kanyang bahay na sinabi ni David kay Nathan na sinabi ni David sa propetang si Nathan. Ano ito? Narito ako'y tumatahan sa isang bahay na setro. Ngunit ang kaba ng tipan ng Panginoon ay sa ilalim ng mga hubog. At sinabi ni Nathan at sinabi ni Nathan kay David, gawin mo ang buong nasa iyong kalooban sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Do all that is in thine heart, the Lord God is with thee. Sinabi ni David, mga kapatid, sa propetang si Nathan na hindi ko kaya umatin na ang bahay ng o ang presensya ng Panginoon ay nananahan lang sa isang tolda at ako'y nandito sa magandang palasyo. Sabi ng propeta Nathan, gawin mo kung ano ang nasa ng iyong puso at ang Diyos ay sumas iyo. This is God's approval of His desire to worship God. Prophet Nathan had said to David, do it, for God is with thee. Mga kapatid, mula sa isang pagnanasa na ipagtayo ang Diyos ng bahay o templo na kanyang pananahanan o ng kanyang presensya, pagdakay nagkaroon ito ng katuparan. Dapat na lamang sinabi ng Diyos, David, hindi mo maaaring itayo ang aking templo sapagkat ikaw ay mandirigma, ikaw ay warrior, maraming dugo ang dumaan sa iyong palad. Ipapahintulot kong maitayo mo ang aking templo, pero ito ay gagawin ng iyong anak na si Solomon. Kaya ang ginawa ni David, inihanda niya ang lahat ng kailangan para maitayo ang templo ng Diyos. At yung kanyang anak na si Solomon ang siyang nagtayo nito. You know what? Sa desire na yun ni David, mga kapatid, yung pangako ng Diyos ibinigay sa kanya. Bakit, Pastor, natuwa ang Diyos? Doon sa desire ni David na sambahin ang Panginoon, natuwa ang Diyos, mga kapatid. Tingnan natin ito. Ikalawang Samuel 7, 12, 13, at 16. Pagka ang iyong mga araw ay naganap, pagka ang iyong araw ay naganap na, at ikaw ay matutulog ng at sana, malapit ka ng mamatay, sabi ng Diyos kay David, ang iyong mga magulang aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Nakita niyo po yung pangako ng Diyos? Kapag namatay ka na, David, mula sa iyong sinapupunan, lalabas ang binhi, siya'y maghahari at itatatag ko ang kanyang kaharian. Tingnan natin yung verse 13, kindly. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Then sa verse 16, tingnan niyo po ito. At ang iyong sambahayan, ang iyong sambahayan, at ang iyong kaharian, ang iyong kaharian ay magtitiwasay magpakailanman. Sa harap mo ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman. Praise the Lord! Natuwa ang Diyos sa desire, sa pagnanasa ni David na ipagpatayo siya ng templo upang panahanan, mga kapatid, ng presensya ng Panginoon. Pagdating ng millennial reign, 1,000 taong paghahari ng Panginoong Jesucristo, itong pangako ng Diyos na ang kaharian ni David, ang kanyang sambahayan, ang kanyang kaharian ay matitiwasay magpakailanman. At yung luklukan ni David ay matatatag magpakailanman. Mangyayari na. Sa time ng millennial reign, 1,000 taon
na paghahari ng Panginoong Jesucristo ang maghahari sa panahon na yan ay si King David. Sa ilalim ng pamumuno ng Panginoong Jesucristo, nandoon si David at ang lahat ng mga naglingkod sa Panginoon. Ang tanong, bakit si King David? Hindi dapat si King David, dapat si Abraham o dapat si Moses. Bakit si David ang siyang ilulukluk ng Diyos sa kaharian? Why naggalak ang Diyos sa pagdanasan ito, mga kapatid, ni King David? Ulitin ko po, sa millennial reign, sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Jesucristo, although lahat tayo uupo, pero ang nasa pangulong upuan, ilalagay ng Panginoon ang haring si David. Praise God! Sa pagsamba at pagpupuri, ang Diyos ay tunay na nalulugod. Kapag ang isang tao'y nagpakumbaba at hinanap ang mukha ng Diyos, sumamba sa Diyos, mga kapatid, kalulugdan siya ng Panginoon. Hindi ba sinasabi ng Bible sa John chapter 4, verse 23, meron lamang isang bagay ang hinahanap ng Panginoon, yung mga taong sumasamba sa Kanya. Kaya kung ikaw ay mananamba sa Panginoon, praise God, hinanap at tinawag ka ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Luke chapter 18, verse 10, kindly. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil. May dalawang lalaki pumunta sa templo. Sinabi ng Bible, ang kanilang pagkakakilan lang. Yung una'y maniningil ng buwis at yung una'y o yung ikalawa'y pariseo. Sabay silang nanalangin sa templo sa harap ng Panginoon. Ganito ang panalangin ng dalawa. Next verse, verse 11. Ang fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Amen! Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Na mga manglulubig, mga ligo, mga mapangalunya. Amen! O hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapun ng lahat kong kinahangtan. Praise the Lord! Tingnan nyo mga kapatid kung paano manalangin itong parasyon ito. Ang totoo'y hindi panalangin ito. Pagyayabang ito sa harapan ng Panginoon. Could you imagine? Nung lumapit siya sa Panginoon at nanalangin, ang sabi ng pariseo, Diyos, pinapasalamatan kita at ako'y hindi katulad ng ibang mga tao. Panginoon, hindi ako manlulupin. Hindi ako liko. Hindi ako mapangalunya. O, hindi man lang kagaya ng paninihingil ng buwis na ito. Panginoon, makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10% sa lahat kong kinakamta. Listen, kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi kailangan mga kapatid i-present natin sa Diyos ang lahat ng achievement natin sa buhay. Kung tayo ilalapit sa Diyos, huwag natin ipagmalaki sa Diyos ang mga narating natin. Huwag natin ipaalam sa Diyos yung mga bagay na nakamtan natin. Listen, lahat ng iyan basura lang sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Lahat ng achievements natin, walang kwenta yan sa harapan ng Diyos. Dito lang yan sa lupa. Ulitin ko po, hindi kailangan yan sa langit. Sa langit, hindi kinakailangan ang medalya mo. Sa langit, hindi kinakailangan mga kapatid yung mga papurit na tanggap ko. Sa langit, ang kailangan doon ay ang pagpupuri at pagsamba. Praise God! Isaiah 64 verse 6 says, ang sabi ng Bible ganito, mga kapatid, for we have all become
become like an unclean person, and all our good works are like a dirty robe, and we have all and become all like a dim lip. Our sins, like the wind, take us away. Yung katuwiran natin, yung mga righteousness natin, sabi mga kapatid ng Isaiah 64 verse 6, tayo'y isang maruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Kaya paglalapit tayo sa Panginoon, lumapit ka ng may mababang puso, mga kapatid. May puso, may pagsisisi, at dala ang pagsambat, pagpupuri sa Panginoon. Ganyan ang paglapit sa Diyos, mga kapatid. Tingnan natin yung maniningil ng buwis. Ganito naman siyang manalangin at umarap sa Diyos. Datapwat ang maniningil ng buwis. Datapwat ang maniningil ng buwis. Na nakatayo sa malayo. Nakatayo sa malayo. Why? Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Alam niya sa kanyang sarili, marami siyang magkukulang. Alam niya sa kanyang sarili, makasalanan siya, mga kapatid. Ano pa? Ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, then, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib. Dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Lumapit ang taong ito, dala ang kanyang pagpapakababa, dala, mga kapatid, ang paghingi niya ng tawag sa Diyos. Ang pagpapakababa sa harap ng Diyos, mga kapatid, ay isang tanda ng pagsamba at pagpupuri, mga kapatid, sa Panginoon. Sino sa dalawang ito ang kinalugdan ng Diyos? Tingnan natin yung next verse. Sinasabi ko sa inyo, nanawag at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito. Amen. Ang aking ganap kaysa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Ibababa. Datapot ang nagpapakababa. Ang nagpapakababa. Sa kanyang sarili ay matataas. Praise the Lord. Worship is triskia sa wikang Griego. What is triskia means, Pastor? Triskia means pagpapakababa sa harap ng Panginoon. Kaya yung tunay na worship, paglapit sa Diyos ng may mababang loob, mga. Praise God. Everybody say amen. Amen. Si King David, alam natin ang istorya ng kanyang buhay. Nang siya'y bata pa, siya'y nagpapastol ng tupa ng kanyang tatay. Hinamon ni Goliath ang bayang Israel. Hinarap ito ni David, mga kapatid. And we know the story, nagtagumpay si David laban sa higanting Goliath na ito. Sa mahabang panahon, mga kapatid, nagtago si David after ng victory. Why? Sapagkat ang mga kadalagahan ay sumigaw. Sabi ng mga kadalagahan, pinatay ni Saul ang 1,000. Pero, pinatay naman ni David ang 10,000. Dahil doon, nainggit, mga kapatid, si Saul kay David, naisip niya, threat ito sa aking pwesto o sa aking trono. Kaya pinahanap niya, mga kapatid, si David kung saan-saan. Nainggit si Saul kay David. Pinagbantaan niya itong patayin sapagkat inisip niya maaring ito ang umagaw sa kanyang trono. Hanggang maging hari si David, mga kapatid, sa Israel, siya'y naging abala sa pagpupuno at pakikipagbaka. Idagdag pa natin yaong mga naging kasalanan ni David. Pinapatay niya si Uriah, kinuha niya si Bathsheba, mga kapatid. Nagulo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, nag-away-away. Pinalo siya ng Diyos. Inagaw ni Absalom ang trono ni David. Nagulo ang kanyang sambayan. Listen, David needs rest. Pero ang tanong, saan hahanapin ni David ang kanyang kapahingahan?
sa pagpupuno sa Israel, may presyo. Yung kanyang mga anak, nagkakagulo, nag-aaway-away. Yung isa niyang anak, mga kapatid, na si Absalom, gustong kunin yung kanyang trono. Ang buong Israel that time nagkakagulo. Ito'y nagpugat dahil kinuha ni David si Bathsheba at pinapatay niya si Uriah. Naging kawing-kawing, mga kapatid, ang parusa ng Panginoon dahil sa ginawang ito ni David. Nangangailangan siya ng kapahingahan. Hindi kapahingahan pisikal, kundi kapahingahan espiritual. Mga kapatid, mayroong pagkagutom, hindi sa pagkain literal. May pagkauhaw, hindi sa tubig na literal. Maaring meron ka na ng mga bagay, pero may pakiramdam ka pa rin. May kulang, may hinahanap ka. Higit na mas malalim kaysa sa mga material na bagay na mayroon ka na. Mga kapatid, kung may pakiramdam ka na tila parang may kulang sa'yo, ito rin yung naramdaman ni King David. That is why sa Book of Psalms chapter 42 verse 1, ganito ang sabi ng Bible. Kung paano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, kayo humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa'yo, O Diyos. Praise the Lord! Bakit kinuhang halimbawa ni David ang uhaw na usa to express his feelings? Bakit ang ginawa niya halimbawa ay ang usa? Ang usa ay isang hayop na maliksi at mailap. In the warmer month, deer lose water through urine, dropping and breath while panting. Kapag tumataas ang temperature o ang init, 3/4 of water ang kailangan niyang inumin o 3 litro ng tubig araw-araw ang kailangan inumin ng usa. At kapag siya'y nakaramdam ng matinding pagod, siya'y lumulusong sa tubig, mga kapatid. Yan ang ginagawa ng usa. Kapag matindi na yung kanyang naramdaman, may pressure na, pagod na siya, mga kapatid, humihingal na siya. Hindi lang basta umiinom ang usa ng tubig, kundi lumulusong siya sa tubig, mga kapatid, na ang nakalabas lang ay ang kanyang ilong. Sabi ni David, ganito ang paghingal ko ng aking kaluluwa sa pagkasabik ko sa iyo, O Diyos. Verse 2, kindly. Kinauhawa ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? This is not a simple prayer, but rather a desperate need for something vital. Ang tunay na usap ay naghahanap ng sambahan para sa Diyos upang sambahin ang Diyos, mga kapatid. Why? Doon mo lang mararanasan ang tunay na kapayapaan at kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Kapag pagal na ang usa, lulusong siya, mga kapatid, sa tubig. He stay in the water and submerged with only nose out until he is rooted, hanggang sa maramdaman niyang nakabawi na siya ng kaniyang lakas sa kapalang siya aahon, mga kapatid, sa tubig. Yung totoong sa Diyos, hindi ipinagpapaliban ang araw ng pagsamba sa mga gawang makamundo o mga gawang hindi naman mahalaga. Mga kapatid, inuuna ng tunay na mananamba ng Diyos o ng tupa o ng usap, mga kapatid, ang presensya ng Panginoon. Kaya pala, ganito itinulad ni David ang kanyang sarili tulad sa isang
usa. Praise God. Si David, na nabig siya, nauwaw siya, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Why? Naging busy kasi siya sa maraming mga bagay. At yung pressure, mga kapatid, nila hindi niya kayang mapagtagumpayan kung mabigat na ang pakiramdam mo at hindi mo na alam kung saan ka pupunta. May isang lugar na dapat kang puntahan. Ang presensya ng Panginoon. Verse 3, kindly. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi. Amen. Habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Maaring meron ka na ng mga material na bagay sa mundo, pero yung satisfaction wala sa mga material na bagay na mayroon ka sa mundo. Sa Amerika, more than 30,000 commit suicide each year. Ano reason, Pastor? Depression, loneliness, dissatisfaction. Praise God. Yung kapanatagan, kasiyahan, wala yan sa mga bagay na nandito sa mundo. Yan ay nasa presensya ng Panginoon. Yung mga material na bagay, pansamantalang kaligayahan lang ang dulot sa iyo. Pansamantala lang. Pagkatapos niyan, mag-kick-rate ka na naman, magnanasa ka na naman ng higit pa't higit pa. Why? Wala dyan yung kasiyahan mo. Ang totoong kasiyahan ng tao nasa presensya, mga kapatid, ng Panginoon. Hallelujah. Nang si David ay nasa bahay na ng Panginoon, nasa templo o sambahan ng Diyos, ito yung kanyang sinabi. Verse 4 to verse 5. Ang mga bagay na ito ay aking naalaala at nanglulumo ang aking kaluluwa sa loob ko. Why? Kung paano ako nagpatuloy sa karamihan at pinagnubayan ko sila sa bahay ng Diyos, tuloy. Na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Listen, nung si David ay sumama sa karamihan sa bahay ng Diyos, tingnan natin yung verse 5. Bakit ka nanglulumo o kaluluwa ko? Niya yung kanyang kaluluwa nung siya'y nasa bahay na ng Diyos. Sabi niya sa kanyang kaluluwa, bakit ka nanglulumo? May dahilan ba para manlumo? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Then, at bakit ka nababagabag sa loob? Bakit nababagabag ang iyong kaluluwa? Ano sabi ni David sa kanyang sarili? Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Sabagkat pupuri pa ako sa kanya dahil sa kagalingan ng kanyang mukha. Praise God. In-encourage ni David ang kanyang sarili nung siya'y nasa bahay na ng Panginoon at sumama siya sa karamihan. He said, bakit ba ako nanlulumo? Oh, kaluluwa. Ang iyong kaluluwa o ang aking kaluluwa. Kinakausap niya ang kanyang sarili, umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri ako sa kanya dahil sa kagalingan ng kanyang mukha. See? Nasain natin palaging sumamba sa Diyos. Whatever situation we have, always decide to worship God. In good times, praise His name. In bad times, do the same. Sa panahon ng kapagsubukan o karamdaman, magpuri, sumamba sa Diyos. Sa panahon ng pagpapala, magpuri, sumamba sa Diyos. Sa panahon ng kawalan, magpuri, sumamba sa Diyos. Si David mismo nagsabi nito. Kapag nagpuri ka sa Diyos, may blessing na sinusugo ang Diyos. Hindi mo lang alam. Psalm 67 verse 5 to 6 kindly. Purihin ka ng mga bayan, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Isnibol ng lupa ang kanyang bunga,
Ang Diyos, ang sariling naming Diyos ay pagpapalain kami. Praise the Lord. Let the people praise thee, O God. Let the people praise thee. Verse 6. Then, yung word na then is a conclusive word. Then shall the earth yield her increase, and God, even our God, shall bless us. How? If the people, kung ang bayan ay magpapasimulang magpupuri at sasamba sa Diyos. Hindi ka lugi. Hindi ka lugi kung ikaw ay sasamba sa Diyos. Yung babae pinagaling ng Diyos, ang kanyang anak ay pinahihirapan ng demonyo sa mahabang panahon. Tumanggap ng kagalingan. Ano ginawa ng babae? Mateo 15, 23 at 25. Datapwat. Datapwat siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya pinamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Isang babae na mamanik sa Lord, pakiusap niya sa Lord, Lord, meron akong hiling sa iyo. Yung anak ko'y pinahihirapan ng demonyo sa mahabang panahon. Panginoon, pakinggan mo ako, pagalingin mo ang aking anak. Pero sabi ng mga alagad, paalisin nyo na siya. Napakaingay niya. At naistorbo lang siya sa ating ginagawa. Ano ginawa ng babae? Verse 25. Dapat lumapit siya. Dapat lumapit ang babae sa Panginoon. At siya? At siya'y sinamba niya. Na nagsasabi, Panginoon, sa kalooban mo ako. There is healing when we become to worship. When we worship His name, revival come. When we worship the name of the Lord, then blessings come. Strongholds of the enemy shaken by praise and worship. Walang dahilan upang hindi ka magpasalamat at magpuri sa Diyos. Desire to worship. Kapag dinasa kong masasamba ang Diyos o sambahin ng Diyos, nasain mo pala na lulugod na ang Diyos sa iyo. Tulad ng pagkalugod ng Diyos kay Haring David. This morning, tatayo-tayo ng pwede ba tayong sumamba lahat, mga kapatid sa Panginoon? I don't know kung paano mo sambahin ang Lord. Pwede mong sambahin ang Diyos ng panahon. Pwede mong sambahin ang Diyos ng tatayo. Kung gusto mo rin nakaupo, pwede mong gawin. But, let's worship. Maripa tayong lahat, mga kapatid, lumapit sa Panginoon.